Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na magkaroon po kaagad-agad ng pera? Kayo po ba ay kasalukuyang may naniningil sa inyo at talagang galit na galit at hindi maaaring hindi nyo kaagad siya mababayaran? Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po yung mga simpleng mga pamamaraan para upang sa ganun ay mabayaran nyo kaagad ang inyong mga pagkakautang? Kung kayo po ay isa sa mga naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga sumasakit na ulo kakaisip kung saan tayo magkakaroon ng pera, ay subukan niyo po itong gawin, lalo-lalo na kung kayo po ay napakarami mga pagkakautang. Hilingin po natin na mula sa ating pong puso at yan po sa may silangan na tayo po ay kaagad ay makabayad. At syempre, dadagdagan natin at ng sipag at tiyaga dahil may involve po ito na pera. Basta't may involve na pera po yan, kailangan sipag at tiyaga. At yun din, panalangin sa mahal na Panginoon upang sa ganun eh, kung ano man ang mga problema natin ay masolusyonan po kaagad-agad. Tapos, sasabayan natin ng pampaswerte. Ano po ba itong aking sinasabing pampaswerte ito mga bossing? Kailangan lamang po natin ng isang malinis na papel at ganun din po ang ball pen. At syempre, ganun din po mga bossing ko ang tubig. Ganito po inyo pong gagawin mga bossing. Susulat niyo po dito kung kani-kanino po kayo may mga pagkakautang. Tunay na pangalan at apelyido. Pero kung hindi nyo po alam, ay di isulat nyo na lamang kung kanino man ako may mga pagkakautang ay kaagad ko itong mababayaran. Kasi ganoon naman po talaga mga bossing, di ba? Karamihan nga po hindi natin alam ang kanilang tunay na pangalan at apelyido. Basta ako nga po dati pag yun sa pinagkakautangan ko, tanda ko lang siya sa itsura. Minsan pa nga nalilimutan ko na itsura niya. Basta't alam ko ako'y nakautang, pagkatapos kapag singilan na, pupunta siya doon sa pwesto ko. Ganoon lang po ang tanda ko diyan. Pero yung kanilang pangalan ay hindi ko alam, hindi ko rin inaalam. Basta ang alam ko siya ang kusang pupunta doon at maniningil. Ganun lamang po yun. Lalo lang mga bombastic. Ngayon po mga bossing ay kung kayo po may mga pagkakautang sa ganyan at gusto nyo kaagad-agad ay makabayad, i-wish nyo na po ito mga bossing ko. Sulat po dito na kung kanino man ako may mga pagkakautang pero kung alam nyo ang kanilang tunay na pangalan at apelyido, isulat nyo po yun. Kung kayo naman ako may mga pagkakautang, ay kaagad ko itong mababayaran sa halagang ganito, ganyan. Tapos magkakaroon ako ng ganitong halaga. Tapos hiling ko na kailanman na hindi na ako mangungutang at soon ako naman ang uutangan. Pagkatapos, i-wish nyo na lahat ng nais po ninyo. Tapos tunay ninyong pangalan, apelyido at signature. Pagkatapos po niya mga bossing, lagyan nyo lamang ito ng konting asin. Bakit po may asin? Kasi alam nyo po ba mga bossing, importante po yung may mga asin sa ganyan. Kasi, para halimbawa, may mga taong naiinggit sa inyo, may mga bad intention, hindi po yan tatala pag may asin. Kagaya ng mga, meron akong bossing na nagpunta po dito na nagtatanong kung, kasi ang anak daw po niya ay matagal na nag-a-apply ng trabaho, hindi matanggap. Masasabi ko lamang, may ina, meron kang mabisang protection at pangtaboy ng kamalasan para kung ikaw ay nag-a-apply, hindi ka malasin at ikaw ay matanggap ka agad sa trabaho. Ano po ba yan? Asin, mga bossing, maglagay ka ng asin lamang sa inyo pong bulsa or kaya isang barya na malinis na nilinisan sa mga swerteng tubig at ilagay nyo po sa inyo pong sapatos. Ay, ewan ko na lamang kung hindi kayo po yung nag-a-apply, ay kayo po yung pakeme-keme, ewan ko na lang kung hindi nagtatatalon ka pag bago ka umuwi, ikaw po ay kumbaga masaya dahil ikaw ay natanggap sa trabaho. Ngayon po mga bossing, ilagay nyo lamang po ito sa loob po ng tubig. Pagtapos, sumarap ka sa may silangan. Ang paggawa po na aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ngunit, kung kayo po ay abala, ay di kahit anong araw na lamang, basta't ikaw ay mananalangin na mula sa inyo pong puso at ayuda ng mga salitay na mga magaganda, kalimutan na ang pangit. Mas may na mga bossing ko, ikaw ay gagawa ng ordinaryong araw ay magpupulang damit kang pataas. Pagtapos, sumarap ka lamang sa may silangan. Sa may silangan po tayo lagi mga bossing sa umaga, doon po tayo lagi mananalangin. At pwedeng magtapon ka na rin na magtapon dyan ng mga kamalasan ng mga pinagdadaanan ninyo. Kahit anumang problema po yan, itapon nyo sa may silangan. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Ito pong ating tubig na ito mga bossing ko ay pwede nyo pong gawin na i-overnight. Tapos gumawa kayo muli. Or kaya,
pwede po itong, kapag ka ito'y nagdumi na, sa kanyo lamang po ito ibuo sa inyo pong lababo, buksan po ang gripo, at ayang ito'y makaago sa malayo. Kapag po ito'y nasa malayo na, kumuha ka ng isang kutsarang sukat, ilagay dyan sa may lababo. Or kaya mga bossing, ito pong ating, itong ating tubig na ito, basta hayaan nyo lamang na nandyan siya sa may silangan po ninyo or kaya sa may pintuan, sa may main door. Kahit sa December 26 hanggang 30, pwede nyo po siyang saka na lang siya papaltan. Basta, pero tingin ko hindi naman kagad siya magdudumi. Aabutin pa ito ng December 26 hanggang 30. Tapos, gagawa po muli tayo ng iba pang mga pampaswerte upang sa ganon, sa 31, tayo po'y magluluto na lamang. Hindi po tayo arugaga kung paano po tayo suswertein kung ano mga dapat nating isabit. Kaya ngayon pa lamang po mga bossing, mag-alisa tayo ng mga kamalasan para upang sa ganon, sa December 26, ay panay kasaganahan na lang po ang mapapasatin. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gantong mga pamamaraan, ay siya'y subukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys, salamat sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.